Daling-daling, parang 17 years old na, no? Na-atoms mga besties na. Ay, Moana! Hindi pala yung Frozen, Moana! Ano ba? Mali-mali. Ah, Moana ba yun? Kumunta na nga lang, hindi pa alam kung saan. Joke lang guys, ito na. Pakalala mo na natin ang mga players sa red side natin, sana mapasok. Oops, sweet lang, si Crown dito medyo delikado yata kasi sumama sila si sa ating gulo dito sa top lane side. Pero may flicker siya na bit-bit mga besi wap at pakikilala na natin si Sorry MP na gagamit na Talia. Bitch naman para sa isang Esmeralda Mark Sue ang gagamitin niya isang X-Borg. Glock ang gagamitin na Lancey and Carmilla naman para kay Demon Cutie. At sabi lang ba naman dito for Kingpins, Crown dito for a thumbs. Ay, o tama, Crown. Crown naman for Joehead, Majo for Rafaela, Yo dito for PNK. Pero yung PNK niya, mukhang mamamatay ka together with 619. Grabe naman yung dash doon. Naupo. Tandem na tandem. Mag-base up na mag-base up. Parehas ng dami ng buhay. Konti ng buhay. Parehas po silang nakakuha ng Cyclone. Ay, pagka sineswerte nga naman. Mga ang sakit ng dito ha. Actually, ang sakit dito ng X-Borg talaga pag early game. Kasi continuous lang yung damage niya. Tapos magiging true damage agad. Yun yung advantage na pagkakaroon ng X-Borg para sa kanilang lineup. Kaso problema pala dito sa lineup na sana makapasok is yung pagdating sa late game, parang hindi natin masyadong nakikita kung sino pagkukuha na nila dito ng kanilang damage. Knowing na meron ang carry dito yung Kingpin. So ang lineup na sana makapasok is more on fast game, knowing na meron silang Natalia dito, so may information na ibibigay for sana mapasok. So most probably sila yung mas makikita natin na iikot na team. Mm-hmm, tama ka dyan na Ate Shanti. But for the comeback potential, sana makapasok, medyo mababa ang percentage if ever. Pero siguro kung mag-standout naman yung Esmeralda, pwede naman. Kaso yun nga lang, medyo matagal pa tayo kung sakasakali. Pero sa bottom lane, mga besties dito, Crown against 3, pero hindi lang ipipilit mga besties nang sana makapasok. Pero ito na nga yata, buong nagkamali ako, ipipilit na talaga at flicker out para kay Crown, pero hindi pa rin talaga still alive and kicking. Wala nang ang backup na sumama sa kanya doon at grabe, nangungulit-ulit lang, pero hindi rin mababasa. Goods pa din dito for Kingpins actually kasi sa top lane natin, napatay sila na isa plus a third objective as well para sa nilang team. So advantage na agad to for Kingpins, lumalaking ka na ng kalamangan sa ating laro ngayon. Pero first na makapasok at pinipilit nila dito na sila nyo bottom lane side tapos mapatay nila si Joyd. Good thing kanina kaya Joyd pala meron pa siyang flicker doon at naibato pa niya at na-defend niya turret nila. Pero anyways mga kaibigan, unstoppable plus eject dito para kaya Crown. So mama pa si paring Crown natin sa bakbakan sa bottom lane side na pwede na mag-flicker in dito pero Natalia napadala din naman. Lancey is on the backup dito para sa side na sana makapasok pero wala na silang buhay dito against the Kingpin squad. Tapos yung aso ni PNK natin dito dire-diretso na pagtahol sa ilalim ng Tori mga besiwap ng sana makapasok. Tama ka dyan, pero yun nga lang, hindi pa rin talaga pakakawalan si Mark Sudon has been taken down, pero ito pa, si Lancey mukhang madadamay, additional casualty para dito, for sana makapasok, 4-0 agad ang score din in favor of Kingpins, plus a tower push din sa bottom lane and the top lane mga besties, and that open up a turtle as well, ito na, for Kingpins, so dire-diretso ang kanilang laban dito, pero ito si KP Majo, nakupo, nabigyan doon, naiwan sa dreams ang Rafaela, but it's fine, at least turtle still a turtle, everybody's happy pag may turtle na. Oo, kumbaga goods para sa nila. Tsaka napatay dito ng sana mapasok is yung Rafaela. So hindi niya kailangan na tumaba talaga kasi more on support na damage dito ang kanyang ibibigay for Kingpins. And for Kingpins, kinagandaan dito nawa 2-0 si paring natin, paring 619. So yung sinasabi natin kailangan niya tumaba, possible na makikita natin dito for Kingpins. Pero anyways mga kaibigan, napilita mag-wall charge dito si paring Lancey natin. Pero nice flicker in, plus pasok dito para sa Kingpins mga besiwap. Nakapatay sila na isa doon, napatay nila si Mark Su. Pero kita natin dito si Demon Cutie ang medyo nawala lang din naman sa posisyon. Pero makatakas mga dito, yan ang ating tanong. Hindi na dinayabin dito ni Paris 619 natin and Mamba out para sa kanilang team. Ito na, 5-1 na nga score. Napakalayo nito mga besiwap at parang sasana makapasok. Para sila dito nga pinapatay ng dahan-dahan. Di sila makadepensa, di sila makapalag. Kahit na gusto nilang patabain dito mga hero nila. Pero wild charge para kay Lancey, hindi sapat. Ayun pa, patay pa nga siya because of his aggressiveness. Medyo na-delay lang, pero wala nang buhay. Ito na, free hit na dito si Natalia. Grabe, walang ibang gagawin kundi pumindot ang execute. Mga besties. Dash in, tapos execute. Double kilaga dito para kaya parang sorry ang team natin na sana makapasok. Napakagandang last insanity doon. Tapos sa pagbalik, yung crowd control niya ni X-Borg kaya solid yung damage niya against sa Kingpins. Pero anyways mga besties, for this middle lane,
mas maganda siguro kung masira na agad. Shout out sa kuya ko dyan sa Kuwait. Ingat lagi. Ayan, sabi ni Brother 619 ng Kingpins. Ayan, shout out ka po pala sa mga OFW natin dyan na nagtatrabaho ng sobra-sobra para sa mga kanilang pamilya kahit may COVID-19 ngayon. Shout out dyan sa kuya ni 619. Ayan, na si Triple H. So, dyan na. Kuwait, ingat po dyan. OFWs natin, mga besties. Basta lang natandaan, alasing ko na Just ML na Just ML and chill muna tayo sa bahay. Diba? So, eto na. Naku po si Lancy. Mga bestie wap dito. Yung Grok na iwan. Grabe naman ang Uncle Snare dito. Or traps from Yo. Hindi makagalaw. Pero, second, third level games now up. Yung unang turtle, nakuha ng Kingpins. Tingnan natin for the second time around. Magaw pa ya. Pero, if you going to take a look, 3.6k laki oh, yun biglang 4k ang laki mang ang ano ang hirap Kingpins. Dito mag contest for sana mapasok knowing na umuwi yung Glock so walang magzo-zone out agad para sa kanila at possible na i-eject sila pero anyways mga kaibigan middle lane side natin na paga ng wild charge dito para sa ating Glock kasi nga lang ang tanong tama ba ang damage dito na sana mapasok no sila ang nawala ng buhay dito napakaganda nga pasok to coming from this Joy the Crown mga beso open nakapatay pa sa ating top lane side napatay niya dito si parin Demon Cutie natin na sana mapasok nice holy blessing dito para kay Majo so for this Rafaela, laking bagay kung magiging aggressive yung gameplay ng team mo eh. Kasi yung movement speed ba? Oo, tama nga dyan. Para ma-maximize nila sa kasakali. And for this Esmeralda, 0-0-0 siya. Even assist sa 3 kills na meron sila. Hindi naman lang niya natikman. At yung panapatay na naman sila dito for the comeback potential. Kapit lang sa sana makapasok. Pero this is not the time yet mga besties. Yo dito, he will fall down with the hands of these 4 members of sana makapasok. Another one. 6-1-9 but sa no crown. Pasok in kagad. No turning back, laban na. Ito na, naku po, tatlo. Anda pa dito for the side of sana makapasok. Ganda na pasok dito ni ano, ganda na pasok ni Crown Lage, tsaka si Kram. Automatic kapag may gusto pumatay coming from sana mapasok or pumapasok coming from their enemy team, ready yung ejector niya for the crowd control para ma-protect si Kari. Meron dalawang players kayo from sana makapasok or nandun yung natalya kanina for the enemy team na gustong puntahan si Kari pero pasok in talaga para dun sa dalawang players natin ko from Kingpins para lang ma-protect yung Kari na shout out sa mga tropang JC. Ayan, shout tropang, out. Tropang JC. Daisy ni Kuya Kram na Joyd ang ginagamit ngayon on the side of Kingpins. Shout out po sa inyo mga DC sa East dyan. And 500 shares, 500 diamonds sa pamimigay natin. So keep the fire burning. Share nyo na po itong stream natin. So far, 160 shares na lang ang kailangan natin mamimigay tayo ng 500 diamonds. Kung mabot ng 1K shares, edi dalawang 500 diamonds. 500. Oh, yun naman pala. Maganda pala yung bigayan. Kapag ka talagang kumulit, guys, ibibigay talaga natin yan. Pero third turtle is now up top lane side natin. Si Mitch ay mapapatay dito. Wala unstoppable force coming from Kram. Pero grabe yung damage si Kram dito. Last insight for Mark Xu. Was a gorgeous body for the Glock and disengage for sana mapasok habang nangyayari yan. Si Sorry MT. Nakita dito ni paring Majo natin na stand pa. Ito na. Si tropa 619 natin. Or the carry ng Kingpins mga base up. And sorry ang team, it's safe to say na talagang patay talaga. Oo, oh. Oh, yatap talaga mga best swap. Ayan, naku po, hi boss, Awi daw. Ayan, sabi naman ni Yo. Oh, Yo, tas Awi. Ayos mga pangalan na ito mga to. 12-4 ang ating score dito. Item check nga tayo. Boss Tintox daw, ayan, shoutout sa inyo. Ayan, kay Tintox din. Grabe, ang dami nagpapaano. Si Rafael, naka-necklace of durance na agad pang counter agad mga besi wap. Mega yes, kill man. Dito para sa ating carry. 7.6k gold for this carry. So, napangad nga ano agad sa kanila. Tapos, naka-thunderbelt yung PNK nila. So, more on the slow agad dito for the side of Kingpins. May movement speed sila, tapos may pang slow sila. Pero anyways, mga kaibigan, ito na si Sorry, I'm Teen. Wala rin buhay halos to uwi para sa kanyang base. Rafaela talaga na-counter talaga yung Natalia dito. Kumbaga hindi siya makapag ano, split push din kasi pwede siyang hanapin from time to time. And inhibitor turret mga base wap dito na nga sana makapasok ay nasira na rin. Tama ka dyan. At nakapasok naman na ngayon ang Kingpin center base of sana makapasok. Pero to si Natalia, tama nga pumupuso-puso lang sa Gedli. Sa bagay, it's never too late to do a comeback nga naman. Why not? Hanggat kain depensa naman na sana makapasok ng apat lang sila, edi tuloy lang ni Natalia ang kanyang ginagawa. Pero it's better to... Yun na nga lang mga kaibigan. Mukhang kakailanganin na natanggalan na ng immortality unstoppable para ay 619. Last 3 months standing dito for sana makapasok na kumuntik pa. Damay na yung top lane. Ayun. Natalia, where are you patay now? Patay din mga Bishop. So si Natalia dito nakasalubong. Nakasalubong si Tropon 619 natin mga Bishop para sa ating laban ngayon. Walang minion wave ang Kingpins.
sa may bottom lane side dadaan. So, medyo extended ating laban mga beso. Walang free hitter dito for the side of Kingpins na tagawang pure damage, physical damage para sa nilang team. Pero possible, siguro pwede na lang sila sirain yung top lane para magiging safe na rin sila. Kasi nagpapa-shoutout na po sila. Yun, oo nga naman. So, tingnan natin mga besties ha. Kingpins dito. Daming mga ano, daming supporter din eh, dami ding sina-shout out. So, share niyo na to ha, yung mga Kingpins diyan, baka pa-shoutout kayo ng pa-shoutout diyan sa chat box natin, tapos di niyo naman sina-share tong live natin tuwing may labang kayo, eh di wala din 'yun. Diba? Oo nga pala. GG talaga kapag kayo mismo team pala hindi nag-share, no. Siyempre. Awit nga 'yun, mga besties. Pero anyway, 17-5 ang ating score. Nandito si Sorry, I'm team natago lang din naman at mukhang uuwi. Alam niya na medyo delikado at sandwich to, pero Lancy, mga besties, wapo na wild charge para sa kanya, nahuli nga lang. Aagawan sana ng buff kasi nga lang buhay niya ang naging kapalit sa engagement na ginawa nila for the Grok. Yes. At dahil dyan, unload para sa atin laban, sinisimulan dito ng Kingpins. Nandun si Sorry, I'm team sa may Gedli. Pero delikado if ever na pumasok na basta-basta. And because of that, na-secure na to ng Kingpins. Okay, so tira natin dito sa may middle lane side naman din. Parang hindi na kaya ata kailangan ng Lord, mga besop ng Kingpins. And for that, ang Lord natin dadaan sa may middle lane side. Pero si Marksu yata ay gusto munang patayin. Last inside for Marksu. And for Kingpins, mga besties, Lord na lang kailangan inaantay. Kalahati na lang buhay ng base dito nang sana mapasok. Pero 619. Taking that damage sa base ng sana mapasok for our series win. Congratulations to Kingpins.